I-video naman natin ngayon ang Fariñas Transportation. Ating alamin anong taon na itatag ang kumpanya, ang bus fleet evolution, at kung sino ang may-ari. Ating alamin ang pangunahing ruta ng kumpanya. Pero bago tayo magsimula sa ating video, intro muna tayo mga ka-bus fanatics. Kung bago ka pa sa aking channel, please subscribe, hit the notification bell for more video. Ang Fariñas Transportation ay isa sa mga pangunahing public provincial bus company sa bansa. Ang pangunahing ruta ng kumpanya mula probinsya ng Ilocos Region papuntang Manila na itatag ang kumpanya noong 1955 ni Marcelo Vallejos Fariñas kasama ang kanyang asawa na si Rosa Peralta Luna. Ang pangalan ng kumpanya ay kinuha mula sa pangalan ni Federico Luna Fariñas Sr. Sa buwan ng December 1941, namatay si Marcelo B. Fariñas. Dahil doon, pinamamalaan ng kumpanya ng kanyang asawa kasama ang dalawa niyang anak na si Federico at si Constet. Sa panahon ng World War II, sinakop ng Japanese ang Ilocos Norte. Pinamamalaan ng Japanese ang gobyerno ng Ilocos Norte, pati na ang mga private vehicles kasama na ang Fariñas Transportation. Si Federico nagtago ng dalawang bus units sa Pidig, Ilocos Norte, isang lublub na lugar sa Ilocos Norte. Matapos ang World War II, inayos ni Federico ang dalawang bus na kanyang tinago. Kahit hindi siya nakapag-aral bilang isang mekaniko, naasimbol pa rin niya ang isang bus units galing sa dalawang units na kanyang tinatago at tumakbo sa rutang Lawag Manila vice versa. Simula noon ang kumpanya ay lumago ng lumago at ngayon isa na sa dominanting bus company sa bansa. Lumago ang kumpanya dahil kay Federico sa magandang pamamalakad ng kumpanya kasama ang kanyang asawa na si Remedios Dreyer Castro. Kahit sa panahon na yun ay wala pang insurance kaya medyo risky tuwing may aksidente ang kinasasangkutan ng kumpanya. Pero sa determinasyon at disiplina ni Federico, napalago niya ang kumpanya. Dahil sa kagastuhang mapaganda pa ang serbisyo ng kumpanya, nagtayo sila ng Fariñas Motor Shop at bumibili din sila ng mga segunda-manong mga aircon. Ng mga segunda-manong mga government heavy equipments katulad ng bulldozer, payloader at dump truck. Aayusin nila ito at ibibenta naman muli dahil dito mas lumago pa ang kumpanya. Si Federico ang unang gumagamit ng mga air-conditioned bus sa probinsya at siya din ang unang gumagamit ng mga air-conditioned bus na may restroom sa loob ng bus. Ang Fariñas Transportation mayroong 60 plus na mga bus units. Ang bus fleet evolution ng kumpanya mula simula hanggang ngayon, binubuo ng mga air-conditioned bus na gawa ng Mitsubishi, Hino, Mercedes-Benz, Isuzu, Daewoo, Kinglong, Yutong at ng Volvo. Ngayon, ang Fariñas Transportation ay pinamamalaan na ng mga anak ni Federico Luna Fariñas Sr. Ang Fariñas sa Ilocos Norte na isang politisyan. Ang kumpanya ay may mga kakompetensya na mga bus company katulad ng Partas, GB Florida Transportation Incorporated, Dominion Bus Lines, Maria de Leon Transportation Incorporated, Beron Transit at ang Inocencio Anicito Transportation. Kahit sa mataas na kompetisyon ng mga bus, ang Fariñas Transportation ay patuloy na mayagpag ang kanyang serbisyo at patuloy tinangkilik ng mga pasahero dahil ang kumpanya ay nagpapatakbo lang naman ng mga luxury bus na gawa ng Daewoo, Kinglong, Volvo at ng Yutong. Ang lahat ay air-conditioned bus at may toilet sa loob ng bus. Ang pangunahing ruta ng kumpanya ang sumusunod: Lawag, Baguio, Bayanagulian, La Union, vice versa. Lawag, Sampalo, Cubao, vice versa. Quezon City, Sulsuna, Bayapidig, vice versa. Batac, Ilocos Norte, Manila, vice versa. At yan ang Fariñas Transportation Incorporated. Kung meron kayong katanungan tungkol sa oras ng kanilang biyahe, requirements, pamasahe, at iba pang malagang impormasyon, bisitahin lang ang kanilang official FB page or official website. Hanggang dito na lang, hanggang sa susunod nating mga video.